Apat na nakakasira ng wudu ay ang paghawak mo sa masilang bahagi ng iyong katawan. Paghawak mo sa masilang bahagi ng katawan, sa ari ba? Sa ari. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man massa dhakarahu falyatawadda, at ang sinumang nahawakan niya ang ari niya ng direkta, skin to skin. Ang sinumang nahawakan niya ang ari niya ng skin to skin ay magsagawa siya ulit ng wudu. Halimbawa, nahawakan mo yung ari mo na walang takip yung kamay mo, sira ang iyong wudu. May pagnanasa man o walang pagnanasa, sira ang iyong wudu. Naintindihan? Ito ay pangkalahatan, lalaki man o babae, lalaki man o babae. Ang ilang mga eskular, sabi nila, masisira pa rin ang wudu mo kahit nahawakan mo yung puwit mo. Pero walang dalil yun. Walang matibay na dalil. Nakasama ang puwit dahil ang binagitan ng propeta ay ari lang. Wala siyang sinabing puwit. Kaya ang makakasira lang ng wudu ay pag nahawakan mo ang ari mo ng walang sapin, walang takip. Ganun din sa babae. At hindi kabilang ang puwit, ang puwitan hindi nakakasira sa wudu. May tanong. Paano kung nahawakan usad ay itlog? Halimbawa, hindi natin maiwasan. Kakaligo mo lang, kinagat ng langgam. O, dinapuan ng ipis. O, kasi may nagtanong nung nakaraan, sabi niya, Ustad, paano kung itlog ang... Eh, tama naman, hindi ko naisama yun eh. Okay, sabi na natin mga ulama, iba ang ari sa itlog. parang iba ang itlog sa manok. Ang nakakasira ng wudu ay ang ari. Ang itlog ay hindi ari. Kaya pag kinamot mo yun ay hindi sira ang wudu mo. Naintindihan? Ang nakakasira na ng wudu kapag ari yung kinamot. Pag itlog lang ang kinamot o gilid-gilid lang, hindi nakakasira ng wudu. At least malinaw. Kahit na skin to skin pa. Kahit na sabihin natin na skin to skin, nagdikit ang kamay mo at itlog mo, walang masisira ang wudu. Sabi nila, ganun pala. O, di kamutin natin. Okay, malinaw? So, hindi kabilang sa nakasira ng wudu. Okay, ito pa yung tanong nila. Okay, ito pa yung tanong nila. Paano kung hindi mo ari ang nahawakan mo? Kasi ang sabi sa hadith, pag nahawakan mo ari mo, masisira yung wudu. Oh, okay, pangkalahatan. Siyempre, ang Islam, kailangan open-minded tayo. Huwag kayong maging malisyoso. Di ba, masyadong ano eh. Okay, kapag, halimbawa, anak mo, di ba, anak mo, hinugasan mo, nahawakan mo yung ari niyang direkta, masisira ba wudu mo? Kasi nahawakan mo ari niya. O, itaas pa natin yung antas niya. Nahawakan ka ni misis mo. O, nahawakan mo kay misis mo. Masisira bang wudu mo? Kasi posible mangyari yun. Kasi masawa mo yan eh. Hindi po kabilang yun sa nakakasira ng wudu, dahil ang nakakasira ng wudu ay direktang ikaw mismo ang nakahawak sa ari mo. Yung pag-ari ng iba, hindi yun ang tinutukoy kasi hindi naman sa'yo yan. Ang tinutukoy dito yung sa'yo. Hindi yung ano mo. Halimbawa, kung ikaw ang nurse, isa kang nurse, nakapag-wudu ka na. Isa kang doktor, meron kang tutuliin. Ay, hindi masisira wudu mo. Kasi hindi mo naman ari ang nahawakan mo eh. Ang tanging makakasira ng wudu, yung sarili mong nahawakan mo. At skin to skin, ibig sabihin, balat sa balat. Kasi kung nakabrief ka at kinamot mo, o kaya ay nakapantalon ka at may takip, ibig sabihin, hindi siya nagdikit sa kamay mo, hindi masisira ang wudu. Ang tanging nakakasira ng wudu, yung diretsong nahawakan mo lang. Skin to skin. Oh, basta skin to skin, kahit nasa likod niya pa. Kasi skin to skin nga eh. Okay. So naintindihan ha, yung sa skin to skin,